Wakanda forever. Kita langgam yun eh. Magaling na. Yes, good afternoon, good afternoon. Well, di tayo motor vlog, hindi din tayo walking vlog, hindi din tayo sa drinking vlog. Maiba tayo ngayon. Ito ang tinatawag na auto review natin. Maiba naman. Yan. So, welcome mga subdivision. Itong review natin ay isang autobot, isang kotse. Kotse na pinarada lang sa tapat ng bahay natin. Panahon ng COVID, hindi mo magagamit mga kotse na ganito. Kasi, makatambay lang. Kung lalayas laman kayo, iilan lang kayo. Eh, usually, ang mga kotse ay tinatambakan ng tao sa loob. Pati ang aking pusa ay curious sa kotse. Dati, ang alam ko, ang Honda na brand ay puro motor lang. Meron din palang kotse. Pero, never ng parents ko bumili ng ganitong kotse na brand ay Honda. Yan. Hello! Ang tawag sa kotse nito ay Honda City. Itong kotse nito ay second hand. Nagamit na. Tayo nagre-review ng mga brand nyo ngayon. Re-review tayo ng mga nagamit na mga prelabite. Kung ano yung mga naging... Ito, totoo. Huhulaan natin mga first impressions. Ito, kung ano yung mga nakita natin dito sa kotse nito. Kung bakit ito ay tumagal sa kanila. Mga feel, mga texture, at kung ano yung mga nakikita na katulad ng mga daga ng puno na natabunan nito. Ganyan. Ganyan nila kamahal ang kotse. Pati yung mga dent dyan. Maraming dent sa kamahal. Medyo ulan na. So, we will have it for a little spin. Yan ang mga flow na hindi perfect ng mga nagiging kotse din yun. Pagkalipas ng mahabang panahon, no? Yan, paikot-ikot. Kanina tayo paikot-ikot dito sa kotse. At ako, personally, ayoko may tin sa harapan kasi napakalabo ng aking maso. Get ready for our auto vlog. Okay. Yan, may mga battle scars din to. Gasgas. Gasgas din sa ilalim. Mukhang gutter to. Gutter. Ito pa rin wear and tear. Wear and tear ng mga baka na bang nasagi mga nagbibisikleta. Siyempre, visible yung mga dagta ng puno na kinalagyan nito. Ayan, ito mukhang natamaan ng bat. So, reachable naman. Reachable yung buhok. Madali mo siyang malinis. Ito yung dashboard. Ito ay may paddle shifter. Ano kayo? Parang ipindot lang din yun. Sasakay na yung mga pasahero natin. Ha? Car vlog! Car vlog! Hindi nyo makikita yung kalsada. So, ang log ng 2013 o 2014 yata ito na Honda City. Ayan na. Loob. Paano ma-feel mag-drive? So, eto na lang. Yan ang ating loob. Sa loob. So, ito yung kanyang console. Aircon, usual thing. Kabaasan ng aircon, hazard. Galing yung aircon niya. Galing siya sa handling. Ang handling, ganda ang handling niya. Paano ito? Kahit, diba? Pag-con niya. Oka, diba? Ganun yun. Okay, may side mirror, mayroong mga ilog-ilog na ganyan. O yan, mga make-up kit na ano. Pero itong salamin na to, sana dito rin. Okay, syempre high-end. Meron din dito. Hello! Ayan. Kung high-end yung mga ganyan. Ito, may ilaw din. Sa paano yan? Delayed na ng likod. Maluwag sa likod. Sa harapan. Okay siya. Malinis. Malinis pa. Ang ganda yan. Ito, plastic. Sulat, plastic, okay, plastic lahat. Oh, may radyo, hindi lang natin inom. Ayan, mga buttons natin. Right, yan ang ating first feel. Ito ay adjustable na. Ganito, something else. Alam sa maliliit tao, lilipad na tao. Pero yung height ko na ganito na pagkakaupo ay medyo mataas. Siguro dahil naka-adjust siya para sa maliliit na drive. Okay, dami mga alik-anik, mga personal preferences nila. May mating na halata mo lang, luma na. Mm-hmm. So, ito, pinagbuluhan ng aking pasahero sa likod. Uy, bakit yan? Bakit tanggal to? Wala pala akong headrest na nagdadrive. Mahirap yung walang headrest na yun kapag nagdadrive ka kasi mag-whiplash yun dyan sa... So, ayusin na. Tanggal yun. Lalaban ng aming kasampahay. Ito, nabubuksan nata itong mga ganito. Yan, feel natin makaupo. Yan, medyo mainit. So, ito yung likod, loob ng likod. Not much space, pero okay na sa mga height ko na 5'5". Hindi naman masikip, hindi naman siya sobrang luwag. Tama lang sa mga Asians na yung katulad natin, di ba? Ganyan lang. Siguro kung medyo tumangkad-tangkad pa ako, na hindi naman talaga. So, hanggang doon, medyo umiingit. Okay din nga lang. Ito yung switch ng window. Ganyan-ganyan din siya. Siyempre, okay yung child lock niyan. So, ito yung kanyang susi. Siya ay nalalak, oh ha? Ganyan yan. Unlock. At nabubuksan mo siya. Lock. Ayan. Ako, bakit hindi unlock? Okay, edi dito siya lang yung trunk niya. Nabubuksan din yung trunk niya dun sa may likod. Oh, ganyan. Spacious.
Ganyan ka spacious ang kasya ka sa loob. May ilaw, diba? May body bag. Ito yung reserva. Reservang gulong. Dome. At mga kung ano-ano ito yung linis. Linis sa mga dagda. Okay. Space. Yan. Medyo luma. Honda City. So tingnan natin. Bakit na? Halika dito. Tulungan mo akong bukan yun. Buksan mo yung hood. Oh, buksan mo. Support my channel. O, kaya mo na? Grabe. Na-tutorial na yan, ha? Oh, yan. Siyempre, makina yan. Kaka-under lang. Mainit. Bye-bye. Baka interesado na kayong bumili ng second hand VTEC Honda. Oh, bago linis, ah. Okay yung magkakalinis ng kanyang makina, oh. Wow, parang closeness to bago, diba? Impressive. So, one powered by 1.5 engine capacity, diba? Yan ang Honda technology natin. Salamat sa mga Hapon at meron tayong mga ganitong sakyan. So, sarado natin. Makakaya, ha? Bahala na. Engine radiator, battery. Okay, yan na po yung engine. Hello everybody. Salamat sa mayari ina-park niya dito. Yeah, para ma-review. Yun ang ating review para sa Honda City. Hindi ako expert sa mga kotse. Wala akong alam-alam. Isang ordinaryong opinion ng ordinaryong mananakay at drive. Diba? Sa konting alaga, may nilaga. O, so, konting pagtsatsaga, mapapaandar mo siya ng tama. Puklak na ba? O, diba? Ang ganda, o. Oh. Ito yung nakaka-impress dito sa mga ganito, eh. May nauso yan na merong, anong tawag doon? Signal light sa side mirror. Sig, diba? Dito naman tayo sa gilid. Napaka-aerodynamic ng kahit papano to kotse nyo to. Nakababa at nakalapat sa kanyang ground. Okay yung wheels niya. Pero parang malambot yung ulan. Pero okay lang. Malawak yung bintana doon sa harapan. So clearly, kung lilingon ka ng ganun, lilingon ka ng kanan, makikita mo agad yung mga katabi mo. Siguro. Feeling ko lang. Si God medyo lumilit ng ganun. Tapos, nakita mo rin yung mukhang headlight niya dito. Tsaka yung mukhang taillight niya. So, basically, kita mo yung mukha siyang kotse. Ganun lang. Tapos, syempre, may signal light doon sa kanyang side mirror. Na umiilaw-ilaw. Ganun. Pag nagsisignal ka left or right. Okay yung handle. Gusto ko yung handle niya. Malaki-laki eh. Ganda yung grip. So ito yung gilid. Gilid na view. Alright. Kaya papayos. Ibabalik to. Itong cover. Papakaba din yan naman tayo sa boses na. Yan okay. Mahirap nang walang headrest. Init. Okay, yapapa. Saan mo ang lamas na? Sa kabi nagbablog. Sa kabi nagdadrive. Hindi ko mahanap yung seatbelt. Hanggang serious pwede. Akala ko magmumotor ka eh. Kahit hanggang serious. Hanggang serious? Kaya yan. Wala naman doon ah. Okay. Okay, sige. Ooh, here we go. Sa go. Mahirap pala mo. Yan ang kadiliman. Ang mga papa ko dahil ngayon lang tayo nagdadrive ng 4-wheel drive life. Tulad na natin ang Honda City 2012. First impressions ko nun, okay ang handling nito. Automatic mga kaya papayers. So, madaling i-drive, madaling i-siksik. Maliit lang ang huso. Nangangapa ako sa pagkaka-automatic rin ito. Ha. Medyo tinted yung unahan. Alam mo naman ang mga blind spots natin. Mga night vision eyes natin hindi dumatalab sa mga tinted. Wow. Iba pala mag-argola dito sa palabas ng subdivision namin. Ha. Matamaan ko yung mga expensive cars and SUVs nila. Gigigilin naman sa SUV. Grabe. Ayan, sando yan. Kasi what sayings there. Oh, wow. Ganyan sa cornering din. Kahit maliit yung gulong niya. Napakadilim talaga. Magamumo. Panibago sa dilim. So kahit sa lubak, okay ito. Hindi lang aanuhin na ilubakers talaga ito. Yung ganito. Ganda suspension. Kahit ganito naka-old. So, ano na? 7 years? 8 years itong ganitong car? Oh, mga LED light. Kaya kayo mga kaya-papayers, huwag kayong magmamadilis kalsada. Mahirap. Para mapibrent yung mga number 1 na umihi at tumae kayo. Sarap na drive. Pamamahal na. Ako lang naman dito. Saka hindi naman ako naka-aircon. Nasa kawalan naman tayo. Wala naman mga hawang ano sa atin. Virus dito. Kundi mga kalabaw sa baka. At mulo. Semi-sementeryo. So ayan ang feel at first impression natin sa Honda City na year 2013 pa. Tayo may mga ulagaan nyo ito yung mga ganito. The best din to, the best na sasakyan. Matipid sa gas, hindi masyadong ganun kakada. Okay sa forma, kamukha ni Optimus Prime. Pampamilya din. Magaling sa singitan sa traffic. Okay ang suspension. Yan, nalubak na. Okay ang steering. Magaang.
ang dalhin ko. Maliit. Maliit para sa akin. Ito ang test drive lang natin. Kasi wala tayong lighting na maganda at kailangan mo na tayo. Papaw! Nating roam. Yeah. Ano yung sport mode? Ang sport mode, yeah. Halimaw! Ayaw nila akong pagbigyan, syempre. Kasi lahat sila natatay. Tatay, naiihi. Sport mode! Hindi sila umaalinya nila. RST. Okay. Kaon lagi yung ano, auxiliary lamp. Ano na kaon? Tata. Nagbablogs. Kami nagra-ride. Ako po si Solid. Sa dilim. Hoy. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung masasabi natin sa itsura. So, ano ba, makikita natin na okay naman siyang tingnan. Medyo marami siyang kanto-kanto. May kanto dyan, kanto doon, dito. Naiba nila yung ano, di ba? Marami siyang square-square na. Ay, square. Rectangle, square. Medyo dumalago na yung mga daan. Mga push na rin. Hindi na. Ano siya, reflector lang. Reflector. Ito yung tambutyo. Hindi ko alam kung stock yung ganito. O mukha siyang stock. Yan ang itsura. Yan ang masasabi ko sa kanyang likod. So, ito, CT. Model niya E. Wala, dun pa makakita. May logo. Yan, logo sa likod. Medyo feeling malawak yung ganito sa labas. Pero feeling ko pag nagdadrive ako, hindi ko siya makita sa likod ng ganun-ganun na lang. Sa side mirror. At meron siyang antenna. Hindi ko alam kung nakakasagap ng magandang ano yan. Mukha naman. So, maliit yung back. Nagba-backup sila lang, Maliit yung ano, yung pag nakita mo sa likod. Pero kung tingnan sa ano, sa labas, malapad siya, malapad yung parang windshield niya, back window. Pero pag tingin mo sa ano, sa center mirror, ayun, parang gapiranggot lang yung ano, nakikita mo. Mahirap mag-backing din. Itong backing, mahirap mag-maniobra ng palikod. Hindi siya advisable. Kahit siguro naman, kahit anong sasakyan eh. Pero, mas maikli lang yung ano. Maliit lang yung kanyang window kapag ganun. Kasi parang nakaslant na ganun. Pang-comment ka sa Honda City. Yeah, Honda City. Yeah, ganun talaga. Kasi pang medyo sporty type siya. Ganun lang. Ay, sabi ito, City Emus. Ganyan si Snooki Cookie. Wala akong makita. Kailangan madilim. Bow. Ay. Dito naman tayo sa unahang bahagi ng sasakyan. So, kanina nabanggit Autobot. Mukha nga siyang Autobot kasi parang familiar tong mata na yan. Tsaka tong grills. Parang sinabay sa Transformers. Mata ni Optimus Prime. Yun lang yung feeling ko. Hindi ko alam sa iba. Baka iba yung nakikita ninyo. Baka si Bumble. Kita mo rin yung mga side mirror na may signal light dito. Yan ang itsura kapag. Ito naman yung itsura kapag masasagasaan ka na. At ito na dapa ka na sa gasa. Eh, ganyan yung view. Ganyan. Oh, meron siyang free auxiliary lamp. Astig. Pero sa mga ganitong version, tingin na nakita ko, wala siyang daylight. No? LED light. So, wala siya halogen. 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 Bulb. Halogen. Yan ang harapan niya. Mukha niya si Optimus Prime. Maraming makanto. Sharp edge. Sharp lines. Aggressive lines. Ito makikita niya rin na tinted din yung buong windshield. Ayoko yung tinted na windshield kasi medyo malabo ang mata ko. Poor visibility ako lagi sa gabi. Alam naman, tayo ay nagbablog sa gabi, nagra-ride at nagja-drive sa gabi. Night rider po tayo kasi ayoko masunburn. Ayan, nasagap ng mga insekto sa ulo ko. At ito, yan, labasan ng squirting ng kanyang ganang-ganang ito. Marami na tayong ano, papaya. At yan, gandun sa taas yun. Ako na naman to. Si Sonic, nag-ride sa gabi. Go-vlog sa gabi. Ngayon lang tayo nag-ride sa gabi dahil susunduin natin ang ating imaginary friend. Kasi wala siyang makumutan dito. So, okay na design ng gulong mo.
tulad din naman tayo sa kanyang gulong. Alloy wheels? Alloy wheels yan. Medyo may katandaan kasi kita dito may mga gasgas na sa gutter. Siyempre may logo na Honda. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, kailangan mo talaga ng coils. Pero sa panahon na wala ka talagang pambili, ay magtiis-tiis talaga tayo. Ay wala ka talagang pambili, ay ilaano na sa mga essentials. Kahit second hand pa yan o brand new, mag-resort ka pa rin sa unahin mo. Alam ko na yung feel na ng mag 4-wheel drive ulit. Napakabagal. Maraming sasakyan sa baligo. At malaki siya. Iba yung klase na nakakasingit-singit ka kahit papaano. Makakaiwas ka ng safely. Siyempre, wag lang yung pass in the pure use. Pero pag dala mo yung kotse na ganito, kailangan pumila ka na talaga. Lalo yung mga nakakasilubong mo, di mo pwedeng baliwalain yan at iwasan nila ng ganun-ganun. Talagang ihintuan mo, papasensyaan na lang sila. Hindi katulad ng sa motor. Yun lang yung ano, yung difference na feel ko bilang isang first time na nagmamotor at isang nagda-drive din ng mga 4-wheel vehicle or 8 or 9 or 10 or 1. Mo dun sa 4-wheel, sa 2-wheel, sa 2-wheel, sa 4-wheel, iba-iba eh. Madala mo man yung truck, dala mo man yung bus, dala mo yung kung ano-anong malaki, basta more than 4 yung ano, kahit tricycle siguro, iba din. Lalo sa lapad, kaya sa mga drive ng kotse, pwesensya yung mga motor. Saka syempre, the more na malaki kayo, the more yung responsibility nyo. Tandaan nyo yan, nakaka-intimidate kayo sa kalsada, lalo sa mga maliliit na vehicles, kahit yung mga tricycle. Yan lang yung mga natutunan ko. Dati, bata ko, ang kotse ay luxury, pero unti-unti ito ay na iba dahil tayo ay sabihin natin hindi maganda ang transportation sa bansa natin, kaya marami nag-resort sa pagbibili ng kotse. Sa ngayon, maraming second hand ang gabendahan, maraming brand new na nagpapauto, pero kayo na lang ang bahala para kayo ay makatipat. Ano talaga ang unahin? Para sa akin, ang nauna ay matipid, maliit, madaling ipark at walang kahirapin, pero delikado, sa tao lang. Pag-iingat, peace brother. Kaya kailangan share sa'yo yung kakalimutan na like and share and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button. Yeah, and turn on the notification bell for new uploaded videos every week, every weekend. Yan. Ako po ulit si Sonet, nagbablog sa gabi, nagra-ride sa gabi. Yeah! Ulit! Yeah! Test na malapit na tayo mga normal, normal keys. Hardware Store. Sa gabi nagra-ride, sa gabi nagbablog.